Stop block is the key. There you go. Sakto-sakto mga katolo. Iyan o. It worked! It worked! Okay, so ito yung mga nakikita nyo, yung normal na crosscut jig na nakikita nyo sa YouTube. It works! Effective siya. Ang problema, sobrang komplikado niyang gawin at ang dami niyang kailangan bago mo mabuo ito. At kung nagsisimula ka pala sa woodworking, baka sa pagbubuo pala itong crosscut jig ay mangayaw ka na. Kaya naman, gumawa ako mga katol, neto. Mas simple, mas madaling gawin at sobrang effective din niya. Na hindi mo kailangan ng kung ano ng guide, aluminum, stainless, whatever the guide na kailangan mo. Okay. Dahil kunting-kunti lang ang kailangan mo dito sa jig na to. At ito lang naman ang kailangan ng ating Easy Crosscut Jig. FTB CS Easy Crosscut Jig version 1. Okay? Ito yung mga kailangan natin. Unang-una, fence. Okay? Itong fence na to. Ang kailangan lang sa fence natin, dapat... Yan. Itong face na to, dapat talaga straight. Okay? Yan ang mahalaga dyan. Kailangan din natin ng straight guide. Okay? Plywood lang ito. Scrap plywood na straight din yung may isang straight na face. Ito. Yan o. Straight din siya o. Wala ka nakikita ang liwanag dyan. Kailangan din natin ng scrap na plywood. Okay? Basta pantay itong surface na to. Goods na rin yon. Kailangan din natin itong maliit na kahoy na to na kasing taas ng ating fence. Okay, dapat magkasing taas yan. Siyempre, murang-mura lang naman ito. Itong ating toggle clamp, siguro parang nasa 100 plus pesos lang to sa Lazada. Ililink ko na lang yung item na to sa Lazada. Mura lang yan, bumili na kayo kasi kailangan natin yan. Ang tatandaan nyo lang dito sa ating jig na to, dahil nga kailangan ko magkat ng 2x2 ng 8 piraso or 15 pieces na magkakatulad at... medyo tricky kung gagawin ko siya ng manual. Ang kailangan lang natin, dapat yung ikakat natin, yung ating fence na to, kasing kapal yung ikakat natin. So for example, na ikakat yung itong 2x2 na to, yan. Magkasing height sila. Okay? Now, yung pag-assemble, para mas makita nyo. Since ikakat ko lang is 2x2 mga katol, dapat yung 2x2 ko hanggang dito lang sa edge nitong plywood na to. Okay? Hindi ko kailangan dito kasi pag nandyan siya, dito pa ako maglalagay ng circular saw. Kita nyo yan. So, mag-flap lunge cut pa ako. Medyo delikado yon. Eh, kung eksakto lang yung ikakabit kong ganyan, alam mo yun, mas madali siyang mag-cut kasi nandito na agad ako sa surface or sa edge nung kahoy. Mas safe siya. Ngayon, just make sure lang na hanggang ganun lang siya. Okay? Hindi mahalaga kung straight mo siya may ikakabit, basta hanggang ganyan lang siya kalapad. Tapos ngayon, pwede natin i-clamp. Tapos from the bottom, i-screw na natin. There you go. Dito yung isa. Okay. Nakakabit na yung fence natin dito sa ating baseboard. Okay, nakakabit na. Ang aalagaan nyo lang, dapat yung circular saw natin, hindi tatamaan yung screws, syempre. Kung dito tayo magdadaan ng circular saw, dapat yung screw lang natin is either nandito at saka nandito. So, tandaan nyo na lang na yung lugar na yon. Yan. Basta, the key, ang key dito, hindi dapat siya tatabaan yung blade natin. Alright. Tapos, yung isa, somewhere here. So, bali, apat na screws ang nilagay ko. Ayan na siya. Okay? Ganun lang siya kasimple. Nakabit na natin yung ating fence sa base plate o sa baseboard natin. Next, ang mahalagang part naman dito, kakabit muna natin itong ating support dito para yung ating straight guide ito, itong straight guide na to natin dito. Hindi siya, alam mo yun, hindi siya na ganun, hindi siya na ganyan. Dapat, alam mo yun, pag kasi walang support yan, gagalaw yan eh. So, lagyan natin siya ng support dito. Screw lang din natin. Okay, nakakabit na siya. Next! Ito, yung pinakang mahalaga. Magalat kayo ng space mga katol dito sa area na to kasi dito natin ilalagay yung isa nating toggle clamp. Tapos kung mapapansin nyo, medyo i-adjust natin ng konti dito yung ating straight guide para wala pa yung piece natin, nakahanda na agad yung ating circular, nakadikit na agad yung circular sa natin dito sa ating straight guide. Okay? Pag kasi dito, medyo, alam mo yun, okay lang din naman pero mas okay kung may support rin agad yung ating itong edge na to dito sa ating straight guide. Next, dapat iskwalado tong straight guide natin na to dito sa fence.
Yan. Ganyan, no. Mag-scroll lang muna tayo ng isa. Yan. Bakit isa? Bakit isa lang? Kasi naiikot ko pa yan, no. Ngayon, calibrate na natin na dapat eskwalado siya. Dun sa dulo. Basta, dapat squared to. Pag eskwalado na yan, pwede na tayong mag-drill uli ng isa pang screw. Then, double check uli natin. There you go. Goods na to sa akin. Okay. Yung pagkakabit naman ng ating toggle clamp, dito to sa dulong ito. Lagay ko na doon toggle clamp. Siguraduhin nyo na wala, na hindi tatama doon sa ating circular saw. So, yan, dito. Kasi pag dito, tatamaan yan niyo. Yan, no. Tama siya. So, dito na lang sa dulo. Awesome. Okay. Believe it or not, eto na yun. Ganito siya, ganito na siya kasimple. Hindi katulad ng mga nakikita niyong comments na crosscut jig sa YouTube na alam mo, may mga aluminum guide pa na dalawa. Ito, in just 30 minutes, kaya mo nang gawa. At the moment of truth, testingin na natin. Okay? Kailangan mo natin mag-initial cut, ano? So, mahalaga yung initial cut kasi doon natin i-base yung mga, yung pag-measure ng ating stop block. Okay? Para magkaroon tayo ng hati dito. Tandaan nyo lang mga katol, dahil iisa yung ating guide, dapat yung tulak natin laging papunta dun sa guide. Okay? I-secure na natin yung ating jig dito sa ating workbench. Screw na lang natin. Come on. First cut. Initial cut. Okay, hindi ko na siya sinagad. Tapos bago nyo kunin yung circular saw, syempre kailangan nakatigil na siya para safe. Okay? Ito na yung initial cut natin, oh. Ito yung initial cut. So, for example, kailangan ko ng 7 inches kasi na madami. Mga nasa, hindi ko alam kung 8 or 10 piraso. Or kahit nga 50 pa ang kailangan mo, eh. Okay? Dito tayo magbe-base ang measurement natin. So, 7 inches. Gagawa ka dito ng stop block. Yan. Basta, i-demo ko dala sa inyo. Ganito. By the way mga katol, ang video na to ay hatid sa inyo ng Stanley Tools Philippines at nag-release ang Stanley ng bago nilang product line which is Stanley Fatmax. At isa na nga itong circular solo cordless nila na 20 volts na may 165mm na blade o 6.5. Napakatinong curve ng blade niya. No? Sobrang ang gaan niya. By the way, huwag na tayo magpaka-technical. Sobrang ganda lang talaga niya. Pagdating sa ergonomics ng saw, ang ganda. Sobrang ganda niya. At napaka-functional din niya pag, alam mo, pag wala kang kuryente. Pag nasa hardware ka, gusto mo mag-grip cut ng plywood para magkasakyan mo, cordless man, sobrang solid. Okay, Stanley Fatmax. Maraming salamat, Stanley Tools Philippines. Let's go! Okay, so first cut, testingin na natin kung gaano ka-effective yung ating napakasimpleng cross-cut jig para sa ating circular saw. Okay, this is it! Yun, ganun lang. Then testing. Ito yung kinat natin. So, testingin muna natin kung iskwalado yung sa papunta dito. Ito. Oh, look at that, man! Yun namang isa. Yung alignment naman ng blade. Oh, yeah! Look at that! So, ngayon, gusto makita nyo kung paano tayo makapag-cut na repeatable sa napakasimpleng jig na to, no? So, tulad ng sabi ko, kailangan ko ng 7 inches na 8 piraso. So, dito sa initial cut na to, 7 inches. Then, kunin ko yung aking eskwala. Ayun yung 7 inches. Tapos, maglalagay ako ng stop block. Okay? Malit lang. Ito. Yan, ito. Stop block. Stop block is the key. Then, clamp. Yan. So, ibig sabihin, pagmula sa initial cut hanggang dito sa stop block, 7 inches yan. Kung 7 inches yon, kada cut natin, bubunggo na lang tayo dito. Yun na, sabay. Clamp. Then, cut. Okay? One down. Kunin natin to. Bunggo uli dito. Then, clamp. Then, cut uli. Oh yeah. Ngayon, the moment of truth. Equal ba itong dalawang ito? Check natin. 7 inches, sakto. Oh yeah. Oops. Yan. Ang question, magkatulad ba sila?
There you go. Sakto-sakto mga katol, oh. Iyan, oh. It worked! It worked! Okay. So, siguro magkatanong yung iba sa inyo. Siyempre, ang iksilan ng crosscut jig mo, sobrang limitado lang yung kaya niya i-crosscut na 2x2. Kasagutin yung tanong mo. Sobrang dali lang ang solusyon dyan. Okay? Gawa tayo ng extension fence dyan. Okay? Kung kailangan mo ng 20 inches na mahaba, let's go. Ito, pagbibigyan kita. Gawa tayo ng screw ulit natin. I-screw na muna natin to. Siguro nakikita mo na kung saan papunta to. Screw natin. There you go. Dalawin natin para sure. Okay. Then from here, pwede na tayong magsukat na doon sa initial cut uli natin ng 20 inches. Okay? And then, yung stop block natin, medyo kailangan natin ng malaking stop block. For example, dito. Saka natin siya i-clock lamp. Okay? Diba? So, ganun yung setup. Problem solved. Sobrang haba na niya. Yes, alam ko mga katol, limitado yung capability, yung functionality ng crosscut jig na to. Kaya nga tinawag ko siyang easy crosscut jig. Wala pang 10 minutes na gawa mo na siya eh, di ba? Pero, sige, pagbibigyan ko kayo, kung ang tanong mo is, paano ka mag-crosscut dyan ng 3/4 ang kapal tapos 10 inches yung lapad? Sige, ganito. Bago ko gawin yun, hingin muna ako sa iyo ng pabor, di ba? Tuwan-tuwa ka sa tip na binigay ko sa iyo. Tuwan-tuwa ka sa dito sa ating napakadaling crosscut jig pero hindi ka pa nakasubscribe. Yung red button dyan sa baba, click mo lang yan, okay? Click mo yung red, nakalagay, subscribe. Yan. Alam mo ang ibig sabihin nan? Ang ibig sabihin para sa akin is, I support you, okay? I support you. Let's go, tuloy mo lang yan. Yun ang ibig sabihin sa akin nan. Libre yan, okay? Kaya click mo lang, okay? Thank you. Let's go. Gawa tayo ng sobrang daling crosscut jig para naman sa 3/4 inches, okay? Let's go. Fix ko lang sa workbench ko yung jig natin. Okay. See? No fancy guide, bro. Let's go. Try natin. Teka, adjust ko muna yung... Siyempre, bago mo gawin yung mga jig na to, mga katol, dapat well calibrated yung circular saw mo, ha? At itong Stanley natin na Fatmax na cordless, sobrang dali niya i-calibrate. There you go. Let's try. First cut. Testing kung iskwalado. Let's go. Awesome. See that? Oh my God. Sobrang accurate nito. ganun lang yung idea mga katol. Kung sobrang quick jig lang ang kailangan mo para sa mga crosscut task, this works, promise, okay? Sobrang effective niya. Ikaw na lang, alam ko nakuha mo na yung konsepto sa sobrang easy na jig na to. Ikaw na lang yung bahalang, i-modify mo siya, gawin mo siyang fancy, gawin mo siya ng mga adjustable keneme, adjustable yung height, adjustable yung width, something like that. Sky is the limit. Ikaw na ang bahala. Feel free to modify this dahil alam ko nabigyan na kita ng idea, okay? Umiikot na yung utak mo ngayon kung paano mo siya mamomodify, okay? At goods na goods yon. Speaking of idea mga katol, nag-prepare pa ako ng dalawang videos dito na sure ako na makakatulong sa DIY journey mo, okay? Kaya naman till next week, bye-bye! Let's go!